Extended Producers Responsibility o EPR Bill ang pinapavito ng mga environmental groups sa Pangulo. Ayon sa environmental groups, kahit na maituturing na isang milestone ang panukalang batas, hindi umano ito sapat dahil limitado lamang ito para sa packaging ng mga produkto at hindi ito saklaw ang mga electronic products. Meron ding umano mga provision na malabo ang kahulugan at maaring mabigyan ng iba't ibang interpretasyon. Marami pa umanong dapat isama sa panukalang batas para mas ma-improve ito. Kung hindi ibibito, maglalapse into law ang panukalang batas sa pagtatapos ng Hulyo. Ayon pa sa grupo, hindi rin umano kasama sa batas ang mga small, medium and micro enterprises dahil tanging mga kumpanyang may mahigit 1 bilyong pondo at pataas lamang ang sakop ng batas. Kausapin natin ang campaigner ng Eco Waste Coalition na si Corinne Salamat. Magandang morning, Corinne, and welcome to Sakto. Magandang umaga po. Corinne, siguro para sa mga hindi pa nakakaalam, ano ba itong EPR bill na inaasahan na maglalapse into law? Okay. So yung EPR po, or tinatawag natin na Extended Producer Responsibility, mainly ho talaga ang nire-recognize po nito na ang main responsible for the plastic pollution is really the producers or the manufacturers. Mm-hmm. So sa climate issue po, may tinatawag tayo na common but differentiated responsibility. So technically ho, dito ho yun pumapasok na ang pinaka-driver ho talaga at pinaka-responsibilidad sa problema ng plastic ay mga manufacturers. Oh. So dito ho sa bill na nakapinpin ngayon na a signature away na lang po muna sa ating presidente. Nakasaad po dito na yung mga malalaki nga pong kumpanya or largest companies ay kailangan magrehistro ng EPR programs po nila sa National Ecology Center na magiging under ng National Solid Waste Management Commission. Mm-hmm. However, yun nga ho yung nakikita natin na may inclusion ho kasi ng treatment at processing na napaka-vague o napaka-broad po ng mga kahulugan nito. At ito kasi yung nakikita natin yung trends sa ngayon ng mga malalaking kumpanya. Patuloy pa rin po yung mga tinatawag natin na false solutions o greenwashing. Mm-hmm. So kabilang ho dito yung pagsusunog, pagme-melt at pagsushred ng mga single-use plastics. Hindi po ba yung parang yung mga nasasabi po mga vague at hindi malinaw na bahagi ay pwede pong linawin na lang sa IRR na gagawin, kumbaga yung implementing rules and regulations. Dahil nga po, para po sa marami, medyo landmark na naipasa po yung ganitong bill. Actually, yun din ho kasi, aside nga ho dun sa napaka-pwedeng daming nitong interpretation. So, example na lang ho dito, nakita na ho kasi natin to na nangyari. So, finifear natin na in the future, mangyari ulit to. So, halimbawa na lang po dito is sa Clean Air Act natin, malinaw na malinaw yung definition ng batas na pagbabawal ng incineration. Nakasaad po yun sa ating Clean Air Act at ating RA 903. Mm-hmm. However, ang DENR, nagpasa pa rin ho sila ng guidelines on waste to energy. Kaya binabantayan ho natin talaga yung mga ganitong klaseng terms na hindi ho sana maisa batas kasi in the near future, nangyari na nga ho ito at maaaring mangyari ulit. At aside ulo dito, dahil nga ang EPR is really to make polluters pay. Yung fines and penalties na nakikita ho natin, wala po talagang hefty penalties para sa mga corporation. Mm-hmm. They will penalize at ma-fine lang ho sila una kapag hindi nila na-reach yung mga targets per year na EPR recovery at offsetting targets. Pangalawa ho ay kapag hindi ho sila nag-rehisto ng kanilang mga EPR programs. So barely, so limiting lang ho talaga on that. Wala ho yung parang dapat magkakaroon sila ng fine at penalty kapag sobra-sobrang production nila. Kasi technically ho, yun talaga yung pinapoint ni EPR. Yun po talaga yung main principle niya. So essentially po, Ms. Corinne, parang ang sinasabi po ng grupo ninyo, okay po yung ganitong sinusulong na batas. Ang problema, medyo malamya at hindi malinaw lang po yung nakapaloob sa ngayon. Tama po. Opo. So kayo po ba ay nakonsulta nung ito'y dumaan sa Kamara po, sa Senado? Yes po. Actually, yun nga po yung notice na napansin natin kasi yung Single-Use Plastics Act na bill,
Mas nauna nga ho yun napasa sa lower house. Although hindi po yun na-adopt ng sa Senate, ang pinusu talaga on the Senate level is ito hong EPR. Nagpadala po tayo ng mga position paper, umattend din ho tayo ng mga consultations. So may isa hong senator na nakinig sa atin, thus na-include po talaga yung reuse at remodeling ng mga business models po nila. So may mga provisions po talaga na maganda. However, yun nga po, hindi pa rin talaga siya ganun ka-strong. Opo. So, sa ngayon po, if ever i-veto po, ano po siguro yung inaasahan nyo pong idagdag o palakasin kung sakali pong may magsulong pa po ulit ng batas at hindi nga po maituloy ito ngayon? So, siguro po, number one po talaga is may clear na targets for hindi lang offsetting but merely yung reduction sa production ng single-use plastics. Yun kasi yung patuloy pa rin eh. At nakikita natin dito na magiging leeway ito para maging business as usual pa rin yung mga big corporations. So yung mga big corporations na to, sila rin naman yung natatag natin as polluters talaga na consistent dahil nagkakaroon tayo ng mga brand audits. Sila at sila pa rin naman yung patuloy na lumalabas dito. So, una sa lahat yun. Pangalawa yun nga, dahil may inclusion ng mga vague o mga broad na mga definition kung paano ang waste management natin. So, dahil nga, of course, ang plastics so ay made of fossil fuels. Kapag sinusunog o kapag binemelt ho it, kapag tinutunaw ho ito, mas nagpo-produce ho tayo ng greenhouse gases. So, may recent study din po yung Intergovernmental Panel on Climate Change na ang plastics, kung magiging bansa ito, panglima ho ito sa pinakamalaking emitter ng greenhouse gases sa buong mundo. Mm-hmm. So, ganun ho ka-drastic yung problema ng single-use plastic. But in the end po, madami pa po sana tayong pwedeng, aside ho dun, siguro is mas malaki ho yung fines at penalties. At siguro mas madami rin pong provisions on the prohibited acts kasi medyo wala po sila technically prohibited acts for that. So, so stronger EPR ho sana yung hinihingi natin. Specifically po, Ma'am Colleen, dito sa Pilipinas, gano'n na po ba, ano po ba yung sitwasyon kaugnay po sa ating proper plastic disposal? At syempre kung gano'n rin po ba karami yung ating naitatapon na plastic na nakakadulot nga po ng masamang epekto sa ating environment. So yung partner organization po natin, yung GAIA or Global Alliance for Incinerator Alternatives, ang na-record ho nila is around almost 100 billion of sachets every year. Sachet, sando, pati labo bags, yung ginagamit ng bawat Pilipino kada taon. That was 2019. So we're expecting na mas tumaas pa ho ito, lalo na't ngayon nag-pandemic, nag-lockdown, at madaming restrictions dahil dito, na mas drastic ho talaga. Ang tansya ho ng DNR, nag-triple to quadruple yung waste na pinoproduce ho natin. Ayun ako talaga pong kailangan tugunan. Ms. Colleen, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin ngayong umaga para po ihayag yung inyo pong saloobin tungkol po sa nakabinbin pong bill na pirma na lang po ang hinihintay o kung yes, matutuloy po ba sa veto. Thank you po. Thank you rin po. Thank you. Ang ingat. Yan po si Ms. Colleen Salamat, ang campaigner ng Eco Waste Coalition.